Welcome to Donmar TV News Channel. Ito, inaprobahan na nga kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon na paglimita sa paggamit ng face shields. At batay sa memorandum mula sa Office of the Executive Secretary na pirmado ni Secretary Salvador Mujaldea, yung mga lugar na lamang na nasa Alert Level 5 at yung mga nasa granular lockdowns ang gagamit ng face shield. At ito ay mandatory. So, obligahin pa rin yung mga nandun sa mga lugar na yon na magsuot ng face shield sa mga community settings at mga public places. Para sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 4, yung mga local government units at yung mga private establishments, gaya ng mga offices at mga malls, ay binibigyan ng diskresyon na imandato yung pagsuot ng face shield. At habang yung mga nasa Alert Level 3, 2, 1, ang paggamit ng face shield ay magiging voluntary na lamang o kaya ay discretionary para sa individual. Hindi na mandatory at hindi na huhulihin yung walang face shield. Pero ang paalala ng Pangulo, ang pagsuot pa rin ng face mask is a must. So ibig sabihin, kailangan pa rin mandatory sa lahat ng lugar yung pagsuot ng face mask. Bombo Jane, Bombo Elmar, na itong bahagi ng pahayag pa ni Pangulong Duterte. Ang decision ko is okay, tanggalin na ninyo yung mask, yung shield. Pwede na ninyong you dispense with the shield but not the mask. Yung mask will forever remain and it will be a part of our day-to-day part of what? Safety measure. Kasi matagal pa itong virus na nasa hangin lang. Mapipigilan pa ba si Bongbong Marcos ngayong opisaling kasama na niya si Mayor Sara Duterte dito po sa ating nalalapit na eleksyon sa 2022? Pangalawa na ating pong pag-usapan ay ito pong muling pagdidiin ng Malacañang at ng ibang cabinet secretary na hindi totoo na kinokontrol ni Senator Bongo ang Pangulong Duterte sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw. Tulad nga po ng aking unang nabanggit ay ito nga pong iso kay Marcos, Bongbong Marcos, Sara Duterte. Yan ako talaga yung partner na ngayon para nga sa ating nalapit na eleksyon. Kaya nga tinatanong ko, ito ho ba ay may makakapigil pa o wala na? Ito ba ay talagang tuloy-tuloy na? Kasi ito po yung hinihintay ng mga Marcos supporters at ng mga Marcos loyalists at ng mismong Sara Duterte na silang dalawa po ay or mga supporters nito na sila ay magsama. At yan na nga po, official na. So kaya ko na itatanong yan kasi dun so nung nakaraang araw lang ay nagkaroon naman ng survey, hindi pa ho magkasama itong dalawang ito. Number one na naman si Marcos. Malayo ang mga kalaban, lalo na ang oposisyon. Eh ngayon po nagsanib na yung persang ng dalawa na ito yung sinasabi nilang North at saka South at Mega Manila. So, inuulit ko yung tanong, meron pa bang makakapigil dito sa kanila sa isang malinis, maayos at ating inaasahan na eleksyon sa Mayo ng 2022? Kaya ko ito itinatanong dahil gusto ko hong madinig at mabasa ang inyong mga comment at reaksyon. At kayo ba'y talagang magpapatuloy? Sa tingin ba ninyo ay lalong lalakas ang inyong suporta at makakapanghikayat pa kayo ng mga supporters Luzon, Visayas, Mindanao at maging ang Overseas Filipino Workers or OFW? Ngayon po na kumbaga sa kasalan ay ikinasal na yung dalawa na magpartner bilang official candidate ng nila sa ating pampanguluhan at pangalawang pangulo. So, BBM Sara Duterte Carpio. Huwag niyong kalimutan yung Carpio kasi yun po yung apelyido ng asawa niya. At yung bang sinasabing solid North at South ay mararamdaman ba talaga? Ngayon pa lang. By the way, idugtong ko lang, ngayon pong araw na ito, ang alam ko may mga motorcade na gagawin, especially sa Laguna. Kasi may nag-PM na sa akin na may mga motorcade din pong gagawin ang mga Marcos supporters para muling ipakita nila ang kanilang pagkakaisa
at suporta dito po sa pinagtibay na at pinalakas lalo na Marcos Sara Duterte ang nangyayari. Okay? So inulit ko, mag-comment po kayo at react. Welcome po sa akin yan at akin pong binabasa ang lahat ng ito. Pangalawa na ating pong pag-usapan ay ito pong hindi ko alam kung politika lang ito, paninira ba ito, ano bang gustong palabasin. Na sinasabi ng ang Pangulong Duterte daw ay kinokordon or kinokontrol or nahinaharang daw ang kailang mga gawain ito sa mga desisyon tungkol sa pagiging Pangulo. Ngayon, ang sinabi po ni Senator Bongo, hindi yan totoo. Mataas ang kanyang respeto sa Pangulo, tinutulungan niya bilang pinagkakatiwalaan at hindi niya pinangunahan ang kanyang amo o ang trabaho ng Pangulo. At matalino ang Pangulo bilang abogado, alam nito ang kanyang mga gagawin. Yan po ang sinasabi ni Senator Bongo. At katunayan, dalawang cabinet secretary ang nagsalita, si Secretary Delpin Lorenzana, na nagsabi rin hindi totoo yan at walang ganyang nangyayari. Alam niya ang Pangulo ang lahat ng nagdidesisyon sa lahat ng gawain bilang Pangulo, sabi ni Secretary Lorenzana. Hindi daw niya alam kung anong pinanguhugutan itong mga retired general Parladi kung bakit siya nagsalita ng ganon, na nabanggit pa raw, dinamay pa ang kanyang pangalan, sabi ni Lorenzana. Wala daw siyang alam sa mga sinasabing ito. Ganon din si Secretary Martin Andanar, Communication Secretary, PCO, nagsabing walang ganon. Hindi lahat ng tao ay mayroong access kay Pangulo, hindi lahat ng Cabinet Secretary ay mayroong ganong kadaling access sa Pangulo, kung hindi ang Pangulo lang, kung may kailangan, tatawagan sila. So, ibig sabihin, under control, at ang Pangulo ang nagdi-decide sa lahat ng gawain. Bilang Chief Executive, bilang Commander-in-Chief ng ating Philippine National Police o ng ating Armed Forces of the Philippines. So malinaw po na ganun ang mga nangyayari. Kaya ako tinatanong kung ito ba'y political issue lang, paninira lang, o kung ano man ang malalim na motibo, hindi natin alam. Ang hamon o challenge ay nasa nag-aakusa kung paano patunayan itong ganitong klase na hindi maganda sa side po ng mga inaakusahan. At hindi rin maganda ito sa ating national security dahil mahirap pong akusahan ng chief executive na parang walang control. Mahirap na sitwasyon yon. Mahirap na akusasyon at pwedeng napakahirap din patunayan. Kaya maging maingat na lang po tayo. Normal lang yata pagkaganitong politika at mag-i-eleksyon. Napakarami po ng mga akusasyon, napakarami po ng mga isyong binubuhay or paninira or basta mapag-usapan para lang ho sa kanilang mga political interest. At kung ano man. Ganun pa man, ang pagpapatunay ho sa mga akusasyon yan ay nasa mga nag-aakusa kung paano nila gagawin yon, hindi ko alam. Ganun pa man, maging matatag tayo mga Pilipino, maging matatag ang bawat isa sa atin, focus sa trabaho, focus sa pag-aaral ng estudyante, focus sa paghahanap buhay, lalo na ngayon may pandemic pa, may pandemya, may problema pa rin. Sumunod tayo sa lahat ng alitong tunay, policy ng ating gobyerno para sa ating kaligtasan, kalusugan at kaunlaran. Ang politika ay normal lang na nangyayari sa ating bayan. Pero huwag natin personalin. Huwag yung personalin. Gawin na lang po ang karapatan at respeto ng bawat isa. Walang magiging problema. Ang kalayaan o demokrasya ay buhay na buhay sa ilalim po ng ating 1987 Constitution at sa kasalukuyang sistema. Kaya't wala hong magiging problema doon.